dyan namang nakatutuwa ang kakaibang talento sa panggagaya ng boses. Maliban dito, maaaring daw itong pagkakitaan. Alamin po natin ang karanasan ng isa nating kababayan na naging dalubhasa sa ganitong larangan sa ulat ni Mr. Fu. Punta ka sa akin! Itong bagay sa'yo! Biglang yung lolo niya, biglang lumalabas. Sandali lang po! Mag-iingat ka! Hindi mo kaya mga kalaban natin! Eh biglang dumating yung mga monster. Manda kayo! Itong bagay sa inyo! Ilang lang yan sa mga boses ni voice talent Pocholo Gonzales. Bata pa siya, mahilig na siyang manggaya ng boses ng iba hanggang sa gawin na niya itong karir. 11 years na siyang voice talent at hindi na mabilang na cartoons at radio plays ang kanyang nagawa. Ngayon may sarili na siyang kumpanya, ang Creative Voices, na nagtuturo at nagbibigay ng racket sa mga voice talents. This is an art form na hindi napapansin for a longest time. Panahon pa na mga, anong tawag dito, yung mga Greek, ginagawa na yung voiceover. Diba sa teatro may nagbo-voiceover. Hanggang sa dumating ang radyo, mga radio drama. Nakakalungkot lang, hindi sila nakilala. At ngayon, yun ang ginagawa ng company ko. Pinakamabenta sila ngayon sa pagbibigay ng Pinoy na boses sa mga foreign cartoons tulad nito. Huwag kang mag-alala, Ryoma. Makakarating sa kanya to. Kinukuha rin sila sa mga radio ads o sa mga kampanya ng kandidato. Tuluyan na ang binasura ng Commission on Election ang Certificate of Candidacy ng party list para sa mga miyembro ng third sex o mga bading. Hindi pa rin nawawala ang kanilang mga radio plays. Kasama natin ngayon ang isang lalaki sa unang pagkakataon magpapapako sa krus. Anong pangalan mo? Manny po. Manny pa ako po. Kung wala talaga sa puso mo yung ginagawa mo and you're just thinking na work, trabaho lang to, maging bread and butter mo. Kalimutan mo na yun. Para yung artist eh, di ba? Kahit hindi bumenta yung painting niya, magpe-paint pa rin yan. Kasi yun ang kanyang expression ng kanyang art. Ito naman ang sample ng isang taong first time na magiging isang voice talent. Ano ba? Kaya nang remedyohan ngayon ng walang ganyan mga problema, no? May picture ka ba ng pinsan mo? O eto, may picture siya sa pitaka ko. Huwag mong pintasan, ha? Oh. Mapapansin mo dyan na may split end siya. May eye bags, warts, at wrinkles. Pero talented yan. Tsaka sabi mo nga, mareremedyohan naman ngayon yan. Ah, eto ba ang pinsan mo? Akala ko makeover. Overhaul pa lang kailangan dyan. Eh, ang kulit mo eh. Okay. Galing, galing. Thank you, thank you. Para sa Newswatch, Aksyon Balita, ako si Mr. Fu. Art. Mr. Fu tells us that a career awaits those able to harness this skill. Sa'yo. Yung lolo niya, biglang lumalabas. Sandali lang po. Mag-iingat ka. Hindi mo kaya mga kalaban natin. Eh biglang dumating yung mga monster. Manda kayo. Itong bagay sa inyo. Pocholo Gonzales has been a voice talent for cartoons and radio plays for 11 years now. As a kid, he would always imitate other people's voices. Little did he know that his penchant for vocal mimicry would later lead him to his present career. Pocholo now has his own company, Creative Voices. This is an art form na hindi napapansin for a longest time. Panahon pa na mga, anong tawag dito, yung mga Greek, ginagawa na yung voiceover. Diba sa teatro may nagbo-voiceover. Hanggang sa dumating ang radyo, mga radio drama. Nakakalungkot lang, hindi sila nakilala. At ngayon, yun ang ginagawa ng company ko. With the popularity of foreign cartoons, particularly anime, a number of local voice talents are finding themselves swamped with offers to dub these programs into Tagalog. Huwag kang mag-alala, Ryoma. Makakarating sa kanya to. The election season also opens up many opportunities for them. Tuluyan na ngang binasura ng Commission on Election ang Certificate of Candidacy ng party list para sa mga miyembro ng third sex o mga bading. And of course, radio dramas are still very much around. Kasama natin ngayon ang isang lalaki sa unang pagkakataon magpapapako sa krus. Anong pangalan mo? Manny po. Manny pa ako po. Kung wala talaga sa puso mo yung ginagawa mo and you're just thinking na work, trabaho lang to, maging bread and butter mo. Kalimutan mo na yun. Para yung artist eh, di ba? Kahit hindi bumenta yung painting niya, magpe-paint pa rin yan. Kasi
Yun ang kanyang expression ng kanyang art. The work of these voice talents would seem easy, but as one aspirant has experienced, that may not necessarily be true. Although, it really is a lot of fun. Ano ba? Kaya nang remedyohan ngayon ang bilang ganyan mga problema, no? May picture ka ba ng pinsan mo? Oh, eto. May picture siya sa pitaka ko. Huwag mong pintasan, ha? Oh. Mapapansin mo dyan na may split end siya. May eye bags, oh, warts, at wrinkles. Pero talented yan. Tsaka sabi mo nga, mareremedyohan naman ngayon yan. Ah, eto ba ang pinsan mo? Akala ko makeover. Overhaul pa lang kailangan dyan. Eh, ang kulit mo eh. Okay. Galing. Thank you. Mr. Fu, I watch news. So that's what Mr. Fu looks like. Yeah. I've never actually seen him. So cool. And who knew he was a voice actor too? True. I always wanted, just before I leave this earth. Okay. I'd like to be the voice of a cartoon character. What cartoon character would that be? Anyone in particular? Something An fun. Animal? And, no, something light and fun, like the genie from Aladdin. Can you like try to imitate his voice? No. Oh, can you do imitating accents?